Kumustahin natin kung ano na nagiging lagay ng kampanya. Doon naman pong tandem ni Kalyoni ni Guzman at saka ni Walden Bello. At tama-tama, dyan sila mismo pala sa lalawigan ng Cavite. Mag-iikot ngayon, alamin natin. O, nasa na po ngayon si Kalyoni at saka si Walden Bello sa ulat ng ating on the spotter si Attorney Mike Navalio. Attorney Mike, good morning! Tony, Danny, good morning. So, nandito rin tayo sa Cavite. Nandito tayo sa Desmariñas para sa pagtitipon at para sa isang protesta ng mga jeepney drivers mamayang alas 6 ng umaga laban sa taas ng presto ng krudo at ng mga bilihin at laban sa programang jeepney modernization. So, kanina ng alas 9 dapat nagsimula yung assembly, 9 to 10 a.m. Wala pa so far si Kalyoni de Guzman at ang kanyang buong team, ano, inaantabayan na natin, inihintay na natin yung ibang mga driver na lalahok. Pero pagkatapos nito, may mga 5 sasakyan daw na mag-iikot sa Cavite. Ngayong umaga, pupunta sa isang sitio sa General Mariano Alvarez Cavite, pupunta rin sa Maytilan, mamayang hapon naman sa Carmona naman ang kanilang iikutan. At mamayang hapon ng alas 4 ay mayroong pagtitipon sa isang basketball court kung saan nasa natin magsasalita si Kalyoni de Guzman. Unang-una nga natin tatanungin na Danny at Tony, pagkadating ni Kalyoni, anong reaction niya dito sa bagong labas ng survey ng Pulse Asia kung saan bumaba ulit ang kanyang rating. Tumaas na dati from 0.2 naging 0.1 na nung nakaraan. Ngayon ay bumaba ulit sa 0.2% at bumaba pa yung ranking niya. Naging number 9 pa. Mas nalamangan pa siya ng ibang mga kandidato na hindi naman umiikot kagaya ni Faisal Mangundato, ni Dr. Attorney Jose Montemayor Jr., the presidential candidate, former presidential spokesperson Ernesto Abella. Pero dati naman nang hindi iniindak ni Kalyoni itong survey results po, ano man yung ranking, kasi ang sinasabi niya lagi, yung kanyang plataforma ang kanyang sinusulong. So kahit pa nanganganib talaga na hindi siya manalo, itutuloy daw niya ang kanyang pagkandidato. So yung usapang unity talk, matagal na rin niyang in-address yun. Kung dati ay willing sana siyang sumuporta kay Vice President Lenny Robredo, ngayon after a few months, itinuloy-tuloy na niya yung kandidatura niya, ay mukhang malabo na raw na magkaroon pa ng unity talks sa punto ito. Tony at Danny. Paring Danny, you have any questions or Attorney okay, Mike? Okay na ako. Oo, okay, salamat, Attorney Mike.